may tinatanong ka sa akin kanina. Anong tanong mo sa akin? Ang tanong ko, ma'am, ito ba'y bukal sa kalooban mo na pagtulong sa anak ko? Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ayan, sana po mga kaibigan ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa muli po, ako po si Taong Gala. Sa araw na ito mga kaibigan ay panibagong reaction video na naman ang ating bibigyan. Ito po ay part 2 ng ating reaction video patungkol sa trio ng Catarman Singers. Mayroon po kasing bagong upload si Mrs. Tessa Briones. Ito po ay follow-up video niya kung saan mapapansin natin tila mainit ang balitaktakan, ano, ang kanilang kwento dito sa video nito. Tinanong siya ng tatay ng mga bata kung ano nga ba ang kanyang intensyon at hangarin. Ito, pakinggan natin mga kaibigan ang sinabi ng tatay, no? Pakinggan natin yung sinabi ng tatay. May tinatanong ka sa akin kanina. Anong tanong mo sa akin? Ang tanong ko, ma'am, ito ba ay bukal sa kalooban mo na pagtulong sa mga anak ko? Sinabi ni tatay Roberto, kung itong pagtulong ay bukal sa puso. Alam niyo po mga kaibigan, kung babasahin natin ang mga komento sa baba, sabi ng iilan, tila meron silang hindi magandang naaamoy. Tila sabi nila ay medyo iba yung tuno ng pananalita ng tatay. Ako para sa akin, nung nakita ko si Miss Tessa Briones patungkol sa bidyong ito, ginawan ko siya ng reaksyon dahil una, gusto ko rin naman siyang makilala. Matulungan na makilala. Maliit pa lang ang channel niya. Sa katunayan, mula nang magawa niya ang bidyong ito ay tumaas naman ang kanyang followers sa ngayon. Pero kung doon sa katanungan ng tatay na ano nga ba ang hangarin, nakita natin yung pagiging, yung intensyon ni Mrs. Tessa Briones sa mga batang ito. No? Pakinggan natin yung kanyang sinabi. May masamang gandang sinabi siya. Sagot doon sa katanungan ni tatay. Natanong niya ako kung ano daw ang intensyon ko doon sa mga bata. Ako naman ay ang intensyon ko bilang ina rin, animang anak ko, ang intensyon ko, sabi ko nga sa kay kuya, ano ba first name mo? Ang Roberto. Ang intensyon ko kasi, Roberto, ganito. Man, bilang ina, ang intensyon ko naman ay una, ibalik sila sa pag-aaral. Makikipag-usap ako sa elementary school. Yun, ibalik sila sa pag-aaral. Well, mahalaga itong usapin sa mga bata dahil una, yung pong kanilang ginagawang pagkakanta, no, sa kalsada ay hindi naman po lifetime yan. Kumbaga, yan po naman ay isang short term na pantawid sa kanilang pangangailangan. Pero mas higit na makakatulong sa kanila kung ibabalik sila sa edukasyon. Dahil alam naman natin na kung magkakaroon ito ng magandang edukasyon itong mga kabataan ito, plus mayroon pa silang talentong bit-bit, maganda ang future na darating sa mga batang ito. Pwedeng makapasok ulit yung mga bata sa pag-aaral. Yung batang babae naman, gusto ko dalhin sa ospital kasi marami akong pamangking doktor, meron kaming pharmacy, lahat na andyan para sa bata, para sana mabigyan ng libreng ointment. Tapos tingnan yung dugo niya kasi yung pamangking ko si Raul Figueroa. Ang tinutukoy dito mga kaibigan, yung bunso, ano, kasi may problema sa tila, skin disease, ano? So gusto ni Miss Tessa na ipatingin sa doktor dahil mayroon nga silang pharmacy, mayroon siyang mga kamag-anak na doktor. Magandang ano to, magandang adhikain para sa mga kapatid. Isang medtech dito sa ospital, tingnan yung blood niya, baka may allergy or anuman. Ngayon, wala akong hinihinging pera dahil sarili ko ginagastos ko. Kahapon, nag-grocery ako, namasahi lahat-lahat, wala akong hinihinging pera galing yan sa awa ko sa kanila. So ito yung nagtulak sa akin mga kaibigan kung bakit binigyan ko siya ng reaction. Una, humanga ako sa kanya dahil una, si Miss Tessa Briones ay gumawa ng aksyon para tulungan yung mga bata mula sa kanyang sariling bulsa. Wala siyang mga sponsor mula sa kanyang sariling bulsa nang galing ang pera.
isa siya sa kahangahangang hakbang, gayong nakita natin na maliit pa lang ang kanyang channel. So, kung doon sa katanungan ng tatay na ano nga ba ang intensyon, well, I do believe mga kaibigan, kung kayo ang katatanungin base sa pahayag dito ni Miss Tisa Briones, ay nakikita natin yung kanyang magandang hangarin para sa mga bata. May dugtong pa yan mga kaibigan, ha? Mayroon pa siyang sinabi para sa tatay. Eto, pakinggan natin. Naman ay tinutulungan ko lang sila bilang concerned citizen lamang. Sarili kong pera, sarili kong ipon, kung ano man ang kaya kong maibigay, yun ang gagawin ko. Katulad ngayon, si Roberto walang trabaho, gusto ko siyang bigyan ng trabaho. So tinutulungan lang niya bilang concerned citizen. So dito ako mga kapatid, tulad ng sinabi ko, napahanga ako. Maraming nagtatanong, ano nga ba yung layunin natin, bakit bigyan natin ng reaction? Kasi po, ako bilang taga Samar, although nandito ako sa Maynila, nararamdaman ko yung puso ni Miss Tisa Briones. Tayo po naman ay charity vloggers din. Tayo po ay tumutulong. At alam natin, ako ang nakikita ko lang dito, marahil parang iniisip ng tatay na pinagkakakitaan yung mga bata ni Miss Tisa Briones. Pero kung titingnan po natin, kahit yung viral video na umabot ng 154,000 views sa kanyang channel, maaaring masabi natin na hindi pa yan sapat doon sa kanyang ibinigay. Bumili siya ng groceries. Nung una pa, pinakaya yung mga bata. Hindi pa yan sapat kasi hindi naman nangangahulugan na yung 154,000 agad ang kikitain mo dito. Hindi po. Nakabase po yun sa mga manunood. Malay natin kung may mga nanunood na nag-i-skip ng ads. Hindi po basihan ang views para makita natin kung malaki ang kanyang kinita rito. Yun po yung isa sa dapat maintindihan natin. Pero yung kanyang intensyon at hangarin na tulungan ng mga bata, yun ang pinakamagandang basihan. At dahil nga sa nagkakaroon ito ng kompleto, dahil mayroon din tayong kaibigan na nag-vlog dito, sabi nga niya, mas mainam kung tutulungan, ipagpapatuloy nila yung kanilang tulong. At action naman ay tutulong din. Kumbaga, mas mainam kung magkakaroon na lang ng collaboration para hindi ma-deprive yung pagtulong doon sa mga bata. Maswerte tayo may mga taong ganito. Maswerte tayo may katulad ni Ms. Tessa Briones na kahit maliit pa lang ang channel niya ay nakita niya ang intensyon na pagtulong. Dahil una, kababayan niya mismo ang involved, mga taga-Kataraman mismo. At nung nakita niya, pinuntahan niya yung bahay, mas lalong kumbaga sumidhi ang kanyang adhikain na matulungan ito base sa kalagayan nila tatay. Kaya lang, tila hindi gaanong nauunawaan ito ni Tatay Roberto, dahil ang tulong na ibinibigay ni Ms. Tessa Briones para sa mga bata is intended for a long term. Papaaralin ang mga bata, ipapagamot yung bunso. At sabi nga niya, kung kayang makapagtrabaho, si Tatay Roberto, bibigyan pa niya ng trabaho. Well, kayang-kaya ni Mrs. Tessa Briones gawin ang mga bagay niya. Kasi sa nakikita ko, mayroon siyang power sa Kataraman. Mayroon siyang mga prominenteng kamag-anak na pwedeng tumulong naman sa kanya. So, kayo mga kaibigan, ako kaya po ako nagbaroon ng part 2 ng reaction video ito. Kasi pinanunood ko ang pangyayari. No? Una, sana hindi ma-deprive yung pagkakataon na matulungan ng pamilyang ito. Yun lang po yung dasal natin. No? Hindi sana ma-deprive. And we do believe na kaya din naman ni Mrs. Tessa Briones. Pero kung mayroon pang ibang mga grupo na pwedeng tumulong sa kanya at kausapin na lang, hindi na siguro pwede, huwag na lang sana pag-usapan kasi sino ang nauna, kasi ang naunang mag-vlog. No? Ako kung titingnan at tatanungin ninyo, the reason why na bigay ako ng reaction kay Ms. Tessa Briones kasi nakita ko na siya yung unang nag-upload ng video. Siya yung unang nakita ko. Una ko siyang nakita sa video ngayon. Kaya nagbigay ako ng reaction. Well, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin sa puntong ito, ano po ba ang nakikita ninyong intention ni Ms. Tessa Briones sa mga bata? Naniniwala ba kayo na maaaring ikaganda ng mga bata yung mga sinabi ni Ms. Tessa Briones? Comment down below lang po mga kaibigan. At sa ulmuli po, ipinagdadasal natin na sana ay patuloy na matulungan ang pamilyang ito at sana ay makapag-aral yung mga bata.
Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. I-comment nyo lang po ang inyong naramdaman, ang inyong pong gustong sabihin sa comment section. Kaparte po kayo ng vlog na ito. Miga-miga love shoutout po sa ating mga kaibigan dyan at syempre sa ating kapatirang Team Kulet. Syempre, andyan po si Sisdet, andyan po si Bunso, andyan po si Mamshi, si Jocelyn, si Lesban, si Tantan, si Chodit, si Ate Nida, si Barline, si Nelbert, nandyan po si Shenlin, at si Papa B. Ayan. And Big Boy. Ayan. Miga-miga love shoutout po dyan. And congratulations sa matagumpay na charity mission na ginawa natin sa Labak na ikamite. Magandang araw po mga kaibigan. Comment down below lang po sa video nito.